Nakabukas lang ng negosyo ang ating next na makakausap. Dating fashion designer na nagplanong magtayo ng clothing line na gagawa ng twinning clothes for mommy and daughter. Pero hindi natuloy dahil sa dumating nga ang pandemya. But after that, nakaisip naman ng ibang business ang ating guest, Nails pa. Paano niya sinimula ng negosyong ito kasama ang mommy niya? Makakausap natin ang owner ng Marmy and Me Nail Hub. Welcome to Discarte, Corinne Vinarao Teruel. Hi, Corinne. Hi, good afternoon po, Miss Ben, Miss Me. Hi, Corinne. Hi, Corinne. Paano nga naisip yung konsepto ng mommy and daughter nail spa? Okay, funny story po. Actually, pre-pandemic, yung mommy ko po actually, meron po talaga siyang nail spa, not just nail spa, salon particularly. Parang naisipan lang din namin emerge yung kaalaman niya at saka yung kaalaman ko. Ako, kaalaman ko lang naman actually magpakikay. Yung mommy ko naman, siya talaga yung may alam ng technical stuff. So, yun lang. Nag-merge lang po kami talaga dahil na-derail nga po lahat ng mga plans namin nung pandemic. So, nung nag-start na pong mag-open up lahat, naisip po namin na why not put up a nail spa or a nail spa. Not just yung typical, pero ito yung with mommy and kid or mommy and child. Ay, gusto ko malaman, anong difference ng, halimbawa, nail salon sa nail spa? Kasi parang bago yung term na spa. Ano bang kaibahan? Anong added service kapag tinawag mo na siyang spa? I think ang pinaka-main difference lang naman po talaga is yung ambiance, yung pagpapamper. Kasi dati, syempre, parang ang nails or ang service ng mga kuko, makikita lang po natin yan sa mga salon, yung kung nagpapagupit ka, sinasabay na po yung pagpapagupit ng kamay. This time, parang mas focus lang po talaga tayo sa kamay, sa nails, sa pedicure, ganyan, foot spa. So more on relaxation rather than yung parang mabilis po na nasa salon. I suppose it's just basically the same service, pero yung sa marketing nyo kasi parang targeted talaga sa mga bata, no? And I think that's an innovative concept. Mm-mm. Kasi nung bata tayo, ikaw ba nagpa manicure pedicure ka na? Memes, nung bata early ako, gumagawa ako ng handicraft, yun ang ginagawa ko. Kailangan kumita ni mother. Hindi, pero hindi. Ako, wala akong nails pa. Ako, pag nag-home service ang nanay ko kasi, nasabihin ko, ako din. Pinapagalitan ako, masisira ang kuko mo. Kasi so, mga chemicals yan. So, ito, nakakasira. I suppose hindi. What do you do para hindi siya harmful sa mga kids? Yes, no po. Actually, we have special nail polishes specifically for kids. Yung po yung specialization namin. So, meron po kaming safe for kids, for nursing moms, for pregnant moms. Kasi di ba po dati yan, dahil nga po mataas yung chemicals dyan sa mga nail polish, eventually, nag-adapt din po yung mga ibang nail polish companies to produce nail polishes for specific markets like children nga po at saka, ayan nga, yung mga pregnant na gustong magpaganda pero hindi kaya kasi nga po, di ba, parang pagbuntis tayo, parang feeling natin, parang hindi na tayo maganda, parang wala na ba akong karapatan magpaganda, kaya parang siguro yung mga nail polish companies na yan, nag-produce na po talaga ng specific line for them. So, yun po yung what we have or the products we use. We have po yung mga products na safe po para sa kanila. Anong dapat bantayan ng mga tao? Kunwari, dadalhin mo anak mo. Kunwari, not in your store, no? Kunwari, dadalhin mo anak mo somewhere or yung, yun nga, lactating mother, ganyan. Kasi mapapagalitan ka ng OB. Oo. How harmful is some of the products for you? Tsaka ano yung dapat mong bantayan dun sa ingredients? Ingredients ba tawag dun? Yung mga chemicals in all of those things. Products. Okay, hold on. Meron pong list yan of certain chemicals eh. Meron siyang tinanggal. Because that is your comparative advantage, di ba? Yes, the nail polish po are water-based. What we use are water-based, but kahit water-based po siya, it will last. They also have produced, yung usual pot, may top coat po siya, may base coat din po siya, pero water-based po lahat. Well, kung water-based,
water-based. Oh, kasi hinangat pa naman ng mga bata yung kuko nila, di ba? Tsaka pag naghugas ka na, halimbawa, di ba uso mag-alcohol, water-based lang yan, baka burado na. Pag ganyan-ganyan, ay, wala na yung nail polish. Actually, personally, tinry ko rin po talaga yung nail polish on myself, tapos naghugas talaga ako ng plato. Medyo tumagal naman po ng mga 1 week, hindi naman po sobrang bilis matanggal. Right, that's a very good ano, no? So aside from the materials, meron pa ba kayong ibang marketing strategy para to make your stores attractive sa mga bagets? No? Nakita ko meron kayong mga damit, siguro yung design, no? Para dun sa mga nag-iisip magnegosyo din, paano mo ginawa na suwak doon sa target market mo yung itsura ng branches mo and everything else? Actually, ideally po talaga, or yung start po talaga niyan, since nga I'm a fashion designer, parang mas I'm always into colorful clothes, ganyan. Ever since, even before I had my kid, ano. Tapos nung lumabas na siya, syempre parang anak mo na parang gusto mong bihisan, palagi, makulay, ganyan. Tapos parang, yung colors of the salon, hindi ako makapili ng isa lang. Mm-hmm. Diba parang sinasabi nila na parang, oh, dapat relaxing kasi nga spa nga ito, diba? Pero parang ako, no, I have to stick with my character. I have to stick with my aesthetic na colorful and cheerful. So I guess dyan po maa-attract yung mga kids eh. Mm-hmm. And aside from that, pagdating nila sa salon, hindi naman sila yung parang tipong wala silang gagawin or yun nga, pwede silang habang nagaantay sila sa mga mommy nila, we provide certain activities for them na related din po sa nails or pag-aano ng nails. Mm-hmm. Eh, di ba magkasosyo kayo ng mommy mo? So, papaano mo ninyong dalawa na ma-manage yung mga differences nyo in ideas? Kasi mommy mo sanay sa sinaunang pagpapatakbo ng ano ng salon, tapos ikaw ngayon spa, tapos may children. So, yung paano yung ideas nyo pa, nagtatalo rin ba kayo? Ma, hindi ganyan. Sabihin mommy, masyadong mamakulay, masyadong maraming rainbow. Meron actually, ba kayong... Yes, it's pretty normal naman po kahit anong business partner po, no. Meron po ba talagang conversations or merong usapan, but at the end of the day, there should be compromise always. So, kung ano yung gusto niya, ano yung gusto ko, try namin mag-brainstorm ng things na ano yung maganda or paano siya mapapabilis or mapapaigay yung trabaho namin or paano namin mapapaganda yung service na i-offer po namin. So, pareho lang kaming may ideas at the same time, nagbabatuhan ng ideas and then at the same time, yun nga, yung pagbibigay ng, yung parang streamlining our thoughts and our decisions. So baka meron pa kayong mga additional business ideas this year? Ang mommy and daughter tandem. So far, since actually kaka-open lang po namin last week, March 4. So far, the focus is the nail salon. And then probably in the next 6 to early next year, we could continue po launching yung clothing line. Kasi dun po talaga nag-start yung idea sa clothing line. Na-derail lang po kasi itong pandemic kasi I was about to start it nung March 2020 din. Mm-hmm. Yun po, as in on the verge of the lockdown. Tapos, biglang nag-uwian lahat ng mga sewers, ganyan. So, nawala po na lahat ng suppliers ko, lahat ng mga sewers ko. That's why we had to think of something new mm-hmm. or something that will keep us alive. Mm-mm. So, paano kayo, kasi you just opened, so anong marketing strategy ang ginamit ninyo para malaman ng mga tao that you exist and the services that you offer? So, usually po, we do social media. So, you have Facebook, Instagram. Since we are located inside the village, we do flyering dun sa mga taong dumadaan po. So, hindi po talaga mawawala yung flyering. Kailangan po talaga merong ganyan. And then, of course, mga text blast sa mga friends namin and family members na kakilala na namin. So,
lahat naman po ng business, it always starts with our friends and our family. Mm-hmm. So from there, word of mouth, ayan, yun po yung ano natin, pinaka main marketing strategies that we do. Okay, so this is a new business that you started with your mom. So, may mga, syempre, puhunan, namuhunan kayo para sa supplies ninyo. Bago to, hindi naman yung katulad ng mga nail polish na ginagamit namin nung araw ng nanay ko. So, bago to. So, ano yung, ano, mga, saan ka kumuha? Umutang ka ba? Ipon mo rin ba ito? Paano kayo nagsimula ng mommy mo nitong business na ito? Tapos yung mga makina, kasi meron kang damit. Diba? Ah, yes. So, right now, ayan po yan, since I was a fashion designer, lahat po ng mga gawa ko, lahat ng mga ano earnings from the clothing that I've been selling, I buy new equipments po. Pero at the moment, since hindi po tumatakbo yung patahian, naka-store lang po muna yung mga sewing machines. And then to start up the nail hub or the nail business, since my mom used to have a salon as well, yung mga dati po niyang gamit dun sa salon niya, yun din po yung nagagamit. When I say gamit, like yung furniture, yan, yung mga machines for the paraffin wax, yun, we still use it and it's still actually working. And then, yung puhunan, savings din po. Katulad ni Miss Jessa a while ago, it all came from savings. Yun, dun lang po talaga. Hindi sila umutang. Very good din sa principal. Oo, ding 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 ding. Okay, dalawa na silang valedictorian. Na-imagine mo ba ever that you will go into business with your mom? Ano yung mga advantages of this for some people? And ano yung mga possible disadvantages? I would say advantages would be because I know my mom from day one. Diba, alam ko na po yung what would tick her off. I know her boundaries. I know when to push and when not to push her buttons. So alam ko na po kung paano siya titimplahin. Yung tipong alam ko na pagka masama na yung templa nito, oh, hindi ko na pa bibigyan ng bad news or hindi ko na siya bibigyan ng kahit anong sakit ng ulo for the day. Disadvantage, of course, syempre, yung trabaho, hindi na nasasama minsan sa bahay, na pag-uusapan sa bahay, na dapat pag nasa bahay na lang kayo, di ba parang dapat relax na lang, enjoy na lang time with one another, minsan nasasama pa rin yung business talks or hindi na iiwasan. Mm-hmm. Yun lang naman po yung disadvantage. Hindi pa kayo nagkatampuhan? Bago pa lang, March 4 pa lang. March 4 pa lang. Hintayin natin pa. Next week. Balitaan mo kami, makikimarites tayo. Huwag naman sana. Because you know, this is Women's Month. Mm-hmm. March is Women's Month. Magandang highlight on women who go into business. Mother, daughter, magkakaibigan na babae, di ba? And there are mga difficult moments, I'm sure, or there will be. Pero iba rin yung kasama mo yung mahal mo sa buhay sa negosyo. At saka ang galing, 'di ba? Mother daughter ang partnership. Mm-hmm. Tapos meron silang mga damit na pang mother daughter, 'di ba? So you buy ready RTW ba 'yan or pwedeng halimbawa pumunta ako sa magpa-design? Oo, pwede ba akong magpa-design? Sa twinning parang kayo ng anak mo wala. Tayo dalawa. Oo. Mag-twinning kami dalawa. Mother daughter. Ako yung pang 5 years old. Ayun, pwede ba 'yon? Actually, ideally RTW, but I guess we can also cater yung ano, custom made, wala naman problema kasi nga po, we embrace all body types and all yun nga, parang we don't want to parang exclude them or box them in small, medium, large. So, 'di ba minsan nakakasama ng loob pag minsan may mga damit na parang feeling mo, oy, ano ang ganda niyan pero hindi ako kasha. So okay lang din naman po. Kaya din naman po. Basta may time frame lang po tayo, hindi naman po rush. On, very good. So alam mo, ang ganda kasi ng chemistry pagka ano eh, magmami. Magmami talaga.
You were gonna say something. Oo. Hindi. Katulad nga na sinabi niya kanina, di ba, nakaipon siya. Mm. So talaga very good siya principal, di ba? Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Oo, very good ang grade niya sa'yo. At galing yung, ng mga guests natin today. Oo, walang pasaway. At yung hindi kailangan mag-ambisyon ng bagong gamit. Gamit ng mommy niya before, ginamit niya. Yung mga makina na pananahi. How long have you been sewing clothes before you started this partnership? Yeah. I've been at it since 2007. I've been in the fashion industry since 2007 kasi po I was also a teacher in the Fashion Institute of the Philippines before. So it's also possible that eventually you'll go into business in the field of fashion by yourself na, no? Yes. Wow. I was watch out for that. I got pregnant, so ayun. That's a blessing too. Focus on the baby po muna, and then yun. Napakagandang punto niyan. Para sa mga kananayan, sometimes it's important to put things on hold. To take care of your children, di ba? Yes. Ayan money talaga. Is never the ideal. Most important thing. Puro pera-pera na lang ba? Hindi. Kailangan. Lagi well, of course, this is a discarte show, so personal finance and financial literacy. Oh, pero huwag masyadong magpatagal nung mag-set aside. Yes, yes. May hangganan yan. Baka mapasarap. Hindi na kumita. So long as you know how to handle money, then you'll be able to do the things that are most important. Yes. Diba? Thank you very much, Miss Corrine Binarao Teruel, owner ng Marmy and Me Nail Hub. Congratulations and good luck sa iyong negosyo. Maraming salamat.